Naaresto naman ng QCPD ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang lola matapos loban at pagnakawan sa bahay nito noong April 16 sa Novaliches, Quezon City, habang dalawa pang suspect pinagahanap ng otoridad. Earl Obringas sa balita. Sa mga litratong ito na ibinahagi ng QCPD sa Net25 News, duguan ang ulo ng isang lola matapos matagpuan ng mga otoridad sa loob ng bahay nito sa Nitang Avenue, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, alas 5 na umaga noong April 16. Kinilala ang 82 years old na biktima na si Nenita Tan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nilooban at pinagnakawan ng biktima sa loob ng bahay nito at makailang beses itong pinukpok sa ulo ng mga suspect matapos silang maisagawa ang pagnanakaw. Dito tinangay ng mga suspect ang pera at alahas ni Lola Ninita. Sa ikinasampala of operation ng QCPD Station 4, naaresto ang isa sa mga suspect sa krimen sa Brixtonville sa Caloocan na si Jason De Guzman alias Buko. Ayon sa pulisya, kapitbahay ng suspect si De Guzman, 32 anyos at isa sa itinuturong gumawa ng krimen sa biktima. Nakitaan niya ng mga kapitbahay ang suspect na nagmula sa bahay ng biktima matapos ang krimen. Nung ginawa nila yung krimen, nag-inom sila at bumatak sila ng droga, shabu. Inamin niya yon. So wala kasi sa matinong kaisipan na pumatay ka ng 82 years old na walang kalaban-laban. Halos madurog yung bungo sa dami nung pinukpok na bato sa ulo. Ang nakikita namin motibo based on investigation, namukhaan nung lola yung mga suspect. So para hindi siya makilala, pinatay nila. Sa pagsisiyasat pa ng pulisya, may mga nakabinbin na din pala itong iba pa mga kaso at maituturing na nila itong notorious na kriminal sa lugar. Meron din siyang warrant of arrest na inisyu last year sa kasong sexual abuse ng menor de edad na babae, 14 years old, minolestya niya. Top 5 most wanted. So, kumbaga, pusakal na magnanakaw, addict, mamamatay tao. So, nahuli natin. So, 3-in-1 yung lakad natin sa kanya. Ang suspect, itinanggi namang meron siyang kinalaman sa pagpatay kay Lola Ninita. Anong participation mo rito? Hindi kaya. Lumabas lang po ako ng sir, no? Hindi ko naman alam na gano'n ang gagawin nila, papatayin nila. Parang nalukot lang po ako sir, na ano lang po. Ano lang po ang ano ko. Ba't yun naman ganyan si Lola? Hindi, pagkakita ko lang ko lang po. Ngayon, may nakabulagtan na po kasi. Anong masabi mo sa kanila? Eh, na ikaw ang nahuli. Sumuko na rin sila. Naalam na ng pulisya sa kaanak kung magkano ang halaga at kung ano-anong nawalang gamit ni Lola Ninita. Nasa custody na ng QCPD Station 4 si De Guzman na nakatakdang kasuhan ng robbery, murder at iba pang kasong nakabinbin dito. Habang meron pa itong mga kasamaan din na hinahanap pa ng mga polis. Meron pa siyang tinuturo na dalawa, identified din namin, may mga existing warrant din. The same yung modus nila, robbery, pagnanakaw at pumapatay. Earl Obringas para sa mata ng Agila, matatag, matapag, matapag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @Net25TV.